Kung gusto mong matutunan si Facebook Ads regardless kung isa kang business owner o hindi kaya ay isang aspiring freelancer na gusto mag-specialize sa Facebook Ads, media buying and digital marketing, or whatever reason it may be, then tama ang video na to para sa'yo. Dahil dito, i-discuss natin yung Facebook Ads step-by-step tutorial na siguradong effective at legit. What's up everybody? Carlos Obado here and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. So, let's go and simulan na natin sa topic overview. So, una-una, bakit maganda na gamitin si Facebook Ads? Yan yung mga i-discuss natin. Pangalawa, Facebook Ads Manager Requirements. Ito yung pangatlo, yung Facebook Ads Campaign Structure. Pang-apat, yung Audience Creation. Pang-lima, yung Campaign Objective Selection. Pang-anim, yung Ad Creatives and Copies. And syempre, yung panghuli, yung Facebook ad setup and pag-launch na nung campaign mo sa Facebook ads. Okay, so discuss natin si number one. Bakit nga ba magandang gamitin si Facebook ads? Una-una, meron siyang halos 3 billion na active users. And dahil dyan, more likely, nandyan si ideal na customer mo. Regardless kung nasaan man sila sa mundo. And kung nasa Philippines man yung ideal customers mo, almost 90 million na ang users ni Facebook. So, kayang-kaya mo siyang ma-reach online pagka nag-rank ka ng Facebook ads. Another reason kung bakit napakaganda ni Facebook ads is yung kanyang audience targeting is unparalleled. No? Napaka-granular. Ultimong kung target mo mga doktor, may binibenta ka sa mga doktor o mapa-scientist man yan, mapa-engineer, someone na mahilig sa fashion or someone na mahilig sa anime, pwede mong makalikot yung audience setting ni Facebook para ma-target mo yung mga yan. Pangatlong reason bakit magandang gamitin to si Facebook Ads is yung kanyang full funnel targeting. Ibig sabihin kahit saang stage sila ng funnel o ng kanilang customer journey, pwede mo silang matarget. Regardless kung service o product, physical o digital product yung binibenta mo. And then, pwede mo rin matarget yung nandun na sa consideration stage na nag-engage na sa mga ads mo o dun sa website mo. And pati yung mga tao na ready nang bumili sa'yo, pwede mo silang matarget. Dahil merong mga metrics na sinusukat dito kay Facebook para maipon mo yung mga audiences na yan at malaman mo, makita mo kung nasan silang stage na nung funnel. Alright, so doon naman tayo sa Facebook Ads Manager Requirements. So, highly recommended ko na ang gamitin mo is si Facebook Ads Manager, no? Hindi yung boost post lang kasi kay boost post, hindi mo makikita yung mga very important na data. Unlike pag si Facebook Ads Manager ang gamit mo, ang dami yung insights na mapupulot dyan. At yung mga data na magagamit mo para makamake ka ng informed o well-informed na decisions o mga tweaks dun sa mga Facebook ad campaigns mo. So, mga requirements dyan kay Facebook Ads Manager is syempre kailangan mo ng Facebook account o yung personal na Facebook account. At ideally, dapat yung medyo gamit na. No? Mas luma, mas gamit, mas maganda. Pero kung wala kang, for the unlikely reason na wala kang Facebook ad account o nagka-problema yung ginagamit mo na personal account, mag-create ka ng bago, pero bear in mind na mag-antay ka muna ng at least 30 days after nung creation ng account at gamitin mo yan halos everyday just like a normal Facebook account.
Kasi pag masyadong bago yan, malaki yung chance na masuspend yan. Kaya kung meron ka ng existing na matagal na account, mas maganda yun kasi mas less yung chances na masuspend yan. Pero yun nga, kung di mo maiwasan, kailangan mo create ng bago, make sure na mag-wait ka ng at least 30 days, no? Before ka mag-run ng Facebook ads. Another requirement, mas maganda kung laptop or PC, no? Kapag ka cellphone, hindi siya ideal kasi hindi mo makikita yung mga important na metrics o data. And wala ka makikita na mga Facebook specialists o media buyer na cellphone ang ginagamit sa pag-create ng Facebook ads campaign nila. Last requirement, yung payment information mo, tinatanggap ni Facebook ads is yung credit card at saka yung PayPal. Kami, mas prefer namin na gumamit ng credit card kasi mas una kay PayPal mas malaki yung kaltas doon pala sa conversion rate nila, talo ka na pati pag yung every transaction mo meron din silang kaltas, no? So para seamless at wala ka nang isipin, salpak mo na lang yung credit card mo doon. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung Facebook ad account and campaign structure. So unahin natin dun sa ad account, yung hierarchy niya, no? So pinakauna dyan is yung Facebook, o yung ngayon tawag na pala is Meta Business Suite, no? Yan, nandiyan siya sa taas. And under the Business Suite, nandiyan yung Facebook Ads Manager. Ngayon, itong si Business Suite, highly recommended dyan pagka unang-una may multiple business ka, no? So, kasi bibigyan ka agad dyan ng multiple ad accounts. At least tatlo to begin with. 2 to 3 pala rather. So, pagka naman na nanging kliyente ka, freelancer ka, o kaya agency ang negosyo mo, Business Suite din ang para sa'yo dahil andaling maka-request at maka-grant ng access sa mga kliyente mo at pati dun sa mga tao mo. So, dyan lahat ginagawa yan sa Business Suite. Anytime na may new client ka, ihingin mo lang yung ID ng kanilang ads manager and then makaka-request ka agad via the Business Suite. Kung may mga tao ka naman, andali mag-assign ng mga ad accounts, pati yung mga Facebook pages, no, doon mo ma-assign niya. Pati yung mga credit card, kung saan kukunin yung billing para sa specific na ads manager account, dyan din inaayos, no? Pero kung isa lang naman yung negosyo mo, okay na sa'yo si ads manager lang, kahit di ka na mag-create ng itong Facebook Business Suite account. Ngayon naman, under sa Facebook Ads Manager, andyan na yung ad account. So, dyan na tayo nag-create ng campaign at nag-create ng mga target audience at yung mismong mga ads, ad copies, and ad creatives. So, kung mapapansin nyo, no, under the ad account, pwede ka mag-create ng multiple campaigns. Kagaya nito. And under each campaigns naman, pwede ka mag-create ng multiple ad sets at sa ilalim ng ad sets na yon, pwede ka mag-create ng multiple ads. So, ganyan yung itsura ng kanyang campaign. And bear in mind guys, na dito sa campaign, dyan inaayos yung iyong objective. So, dyan mo rin na so, dyan mo sineset kung gusto mo ba messenger ads o yung traffic o engagement o yung conversions o sales na ngayon yung tawag sa kanya. No? Dyan yan kinukonfigure lahat. And under the ad set naman, or rather within the ad set, dyan inaayos yung iyong audience targeting. At saka dyan din nagsiset ng mga budget. No? Ayan, nakalagay din dito pala sa sineshare ko na screen. Yan yung audience segment, okay, yung budget, and even yung schedule. Kung gusto mo lagay ng schedule yung ad dyan sa within the ad set, sineset. And doon naman sa ad level, dyan sineset yung, yun nga, yung ad copies mo and yung ad creatives mo. So kung meron kang website, yung link ng website, dyan din kinukonfigure.
Kung meron kang video na gusto mong gamitin sa ad o kaya image, dyan din siya nilalagay. Yung mga copies, pag sinabi natin ad copies, guys, yun yung parang captions na lalabas dun sa ad mo, no? So, dyan din yun, kino-configure. So, talo naman tayo dun sa actual na Ads Manager account para makita nyo kung paano ginagawa yung audience. Okay, dun sa audience creation. So, under dito sa Facebook Ads Manager mo. Oh, by the way, pakita ko muna kung paano ako napunta dyan. So, sa iyong personal ad account, or rather, personal Facebook account, pupunta ka lang dito. Yan, yung menu na yan. I-click mo yan. And then, i-click mo tong ad. So, pagka-click mo dyan, ayan, merong ditong yung automated, kung mapapansin nyo. Pero, hindi ko nire-recommend na gamitin yan. Sug ko lang tong video ko. So, ito yung mas gusto mong gawin. Looking for more advanced tools. So, yan. Pupunta tayo dyan. So, i-click nyo yan. Puntahan natin. And mapupunta na kayo dun sa Ads Manager account na connected dun sa inyong personal na Facebook account. So, ito yung nakakonect dyan sa account ko na yan. Another method is mag-Google ka. Type mo Facebook Ads Manager. O kaya Facebook, kung business suite yung gusto mo, no? Meta. Ayan, type mo lang yan. Meta Business Suite. Pag-click natin. Ayan, doon ka na re-recta. Sa akin kasi meron na ako, no? Meron na akong business suite account. So, ikaw, pagka wala pa, create ka muna nung business suite account mo. Okay, para maka-access ka sa kanya. Okay, so balik tayo sa Ads Manager. So, pagka sa Ads Manager ka na, para makapag-create ka ng audience mo, punta ka lang dito sa All Tools. Ayan. Click natin yan. And then, click mo tong Audiences. And I highly recommend na ito yung uunahin mo, no? Kasi dapat to pinag-iisipan na ahead of time. Dahil, although nag-work din si broad targeting, lalo kung malaki-laki yung budget mo, medyo malaki yung company na ng kliyente mo, for example, at marami siyang budget, okay din siya, no? Pero kasi, sino bang may ayaw nung easy wins, di ba? So, kung mapifigure out mo yung audience na pasok na sa demographics mo, halimbawa, binibenta mo isa pang lalaki lang, di configure mo na kagad sa audience mo na babae lang yung matatarget mo, di ba? So, yun yung isang basic or very simple na example. So, para makapag-create ka ng saved audience, ito, punta lang tayo dyan. Click natin tong create audience and then saved audience. Kaya makikita nyo, ayan, yung target location mo, halimbawa, Pilipinas, no? O kaya, ang target mo is within Metro Manila lang. So, pwede nating matarget siya, Metro Manila lang. And bear in mind, to, kikita nyo itong people living in or recently in this location. Kung ang target nyo is yung mga tao lang na nakatira doon, ito yung pipiliin nyo. Okay? People living in this location. Kung target nyo yung mga bakasyonista lang, ayan, to, traveling in this location. O yung, ito, pwede rin, recently in this location. Pero most of the time, ito, living in this location, yan ang tinatarget mo. Halimbawa, local business ka, may food business ka, ito yung dapat mong piliin na objective. Kasi ang, lalo na kung ang ideal customers mo is yun, yung mga community, yung mga nakatira around you. Okay? And then, piliin natin yan. Example lang to guys, no? Kung Metro Manila ang target ko, ayan. Ngayon, sa demographic ng business mo o ng client mo, most likely meron na. O kunyari, puro lalaki lang, no? Lagay ko dyan, puro lalaki lang. Meron na siyang demographic ng age. Lagay mo dyan, halimbawa, 20 to 50 lang. Yan lang yung kliyente niya, 21 to 50 years old.
So, isiset mo na yan dyan. Yung languages, usually, sineset ko yan na wala. I just leave it blank. Unless meron kang gusto na specific dialect o language na gusto matarget. Halimbawa, kung ang tinatarget mo ay sa mga Chinese lang na nakatira sa Amerika o di kaya sa UK or kung saan man, no? Yan, dyan mo isiset yun. No? Pero dito, let's just say for the sake of this example, puro Pinoy ang target ko. So, iba-blank ko lang yan. So, baka naisip nyo, bakit hindi ko iset as Tagalog o Filipino? Eh kasi yung iba, nagsiset sa profile nila, English lang. O hindi nila nilalagay na Filipino o Tagalog yung kanilang language. So, hindi mo na sila matatarget, di ba? So, pag ganon, yan, inilip ko lang siya na blank. So, dito naman, sa detailed targeting, dyan mo na iaayos yung mga interests o yung iba pang demographics at behavior nila. Sinabi ko kanina, di ba? Halimbawa, mga engineers. Ayan, matatarget mo yan sila. Oh. Based on interest, at pwede nga rin yung mga trabaho, no? Makikita mo yan dito pagka nag-browse ka pa. So, pagka binrowse mo, ayan, makikita mo. Andyan yung education, yung field of study. Try natin uli. Ayan o, field of study. Merong chemical, merong telecommunications engineer. Yung job title, pwede rin. So, makikita nyo, napaka-detailed nung possible na maging targeting mo dito kay Facebook Ads. So, lagay na natin na engineer. Yan, industrial engineering. Yan, piliin natin yung mga engineer. Dahil may binibenta tayo na merch na para sa mga engineers. For example. So, ayan, dyan ko ilalagay yun. No? Ito naman guys, itong exclude tsaka narrow para lang mas maging granular pa. Halimbawa, gusto nyo engineer sila tapos mahilig sila sa specific sports. Halimbawa, basketball. So, dito yan inaayos. Ina-narrow mo lang. Ayan, yung interest sila, no? So, engineer sila, tapos mahilig sila sa basketball. For some reason, kung yan yung ideal na target na audience mo, pwede siyang gawin. Itong exclusion naman, kung ano yung gusto mong i-exclude. Okay. For example lang, meron kang package, insurance package para sa engineer tsaka basketball. Example lang, no? So, i-exclude mo, syempre, yung mga insurance brokers, no? So, dito natin makikita yan. Yan, insurance agent. Ayan, lalabas yan. Job titles, employers. Yan, exclude mo na yung mga yan. No? So, ganun lang yung pag-configure nitong audience kay Facebook. And pag okay ka na dyan, ang last na ginagawa ko is pinapangalanan ko siya. Okay, kung ano yung target ko. Yan, engineers. Engineers. And basket and ballers lagay natin. Yan. Tapos yung age, 21 to 50 nga ba yung nilagay ko? Tama. And then yung location, yan, Metro Manila. Para madali ko siyang i-monitor, lalo pagka marami yung campaigns, very useful yung ganyang pagkapangalan sa kanya. And then, pagkatapos nyan is, click mo lang yung saved audience. Ayan. Create saved audience. Okay, for the sake of this example. Ayan. Ayan, sinave natin siya. At ito, lumabas na kagad siya dito sa mga audience. So, syempre, pwede mo rin itong gawin under the ad sets. No? Kasi doon mo sineset yung target audience. Pero sa akin lang, mas madali kasi na ito muna yung inuuna ko. Para hindi ko nakakaligutin doon. Pipiliin ko na lang to. Mamaya pakita ko sa inyo, no? Pag ando na tayo sa ad set level. Okay, so talon tayo dun sa campaign objective selection. Dito ulit tayo sa Facebook Ads Manager. And pagka nag-create ka, ayan, lalabas yung mga campaign
objectives na pwede mong piliin. Ngayon, magpo-focusan tayo. Siguro, pahapyaw, discuss ko yung common, pinaka-common na ginagamit. Meron akong video na ginawa na ini-explain ko halos lahat yung campaign objectives. So, hanapin nyo lang dun sa mga videos na pinost ko. Pero ang pinaka-common kasing ginagamit is itong engagement. Andyan, yung sa loob niyan, yung messenger kasi, no? Ayan na yung bago, eh. Ayan, no? Pag pinili natin, ayan. Pwede kang mag-create ng messenger ads. O Instagram o sa WhatsApp, no? Pwede rin, no? Number one, engagement. Yung leads, common din to, no? Yung Insta forms na tinatawag at pwede rin yung messenger. Medyo ang difference lang niya is yung messenger niya, merong qualifying na mga tanong para ma-prune mo na yung mga hindi qualified na leads. So, meaning, hindi na magsasayang si company mo ng resources at yung mga tao ng companies, hindi na mag-aaksaya ng oras na kausapin yung nag-inquire na yon pagka na-disqualify na kagad siya dun sa mga tanong. So, yung panghuli naman is yung sales na objective. So, conversion siya. Magda-drive ka ng traffic dun sa website mo para bumili sila. Okay. So, pwede rin yung messenger dyan actually. So, pwedeng sa messenger mo most likely dun sila magpa-purchase within the messenger app. No? Pwede rin yun. Okay. So, sa example, simulan natin yung engagement kasi ang daming gumagawa nito sa Philippines, no? And kasi effective din naman talaga siya, no? Meron akong alam na e-com business, halos puro messenger sila, no? May mga ahente sila. Hindi sila gumagamit ng chatbot, may mga ahente sila. At ang bayad nun is per commission sa mga ahente. So, kada benta, merong commission yung mga ahente. So, motivated na mag-close yung mga ahente nila. So, ayan. So, andyan, pangalanan mo yung campaign. Usually, ganyan yung ginagawa ko. Nilalagyan ko ng date. So, limbawa, ano ngayon? February 13. Ayan. Tapos dito guys, sa category, kung di ka naman pasok dyan, hindi mo siya kailangan piliin. No? Yan, may credit card, may employment, pagka nag-hire ka, yan, kailangan mong piliin niya. Kung nag-run ka ng political campaigns para sa election or what, eto naman ang pipiliin mo. Itong housing for real estate listing, pati yung mga homeowners insurance, ito yung kailangan mong piliin. So, lalo na pagka sa US ka or Canada, no, mas strict sila doon. Eh. Pero sa Philippines, hindi siya ganun ka-strict. So, kunyari, real estate ka, hindi mo na ito kailangan piliin. O kunyari, sa insurance ka, hindi mo siya kailangan piliin. Kasi hindi ganun ka-strict yung laws natin sa Philippines. Okay? Again, assuming na Philippines yung target mo, ha? Hindi yung Philippines ka as a media buyer, pero yung tatargetin mo is nasa US, okay? Kung saan yung tatargetin mo ng Facebook ads, okay? So, dito naman, under campaign details, silipin natin itong more options. So, usually, hindi ko ito ginagalaw, pero kung gusto mo maglagay ng cap dun sa campaign mo, pwede. Halimbawa, budget nyo lang is 200,000, 300,000, 500,000. Hindi kayo na pwede lumagpas doon. Diyan yan sineset. Okay? Pero usually kasi kami, nakamonitor naman kami sa ad accounts. So, halos araw-araw tinitignan yan. So, hindi rin kami lumalagpas talaga doon sa budget. Itong advantage campaign budget, yan yung dati. Kung tawagin is CBO. So, very useful tong feature na to, no? Lalo kapag marami kang ad sets at saka yung mga ads. Pero kung konti lang naman, kahit di mo na yan i-on, ayaan mo na lang, iwan mo siya na naka-off. Okay, so, usually, pag beginners, yan, naka-off mo lang siya, no? Then,
Pag okay na, hit natin yung next. And dito, pag kinlik mo yung next, mapupunta tayo dito sa ad set. So, ito yan, no? Campaign, and then ad set, and then ito yung ad level. So, pag tinignan natin to, yan yun. Campaign, ad set, and ad level. So, ito, makikita mo siya dun sa left, sa upper left ng ating screen. Okay, so by default, dun sa conversion location, dahil messenger yung ating pinili na objective, ito yung nakapili sa kanya. Okay. Although, maraming mga changes sa medyo nakakalito kay Facebook, no? Kagaya nito, pag pinili mo yung website, okay, pag scroll down mo, ito, nagkaroon ng ganyan, no? Wala yung ganyan dati, no? Pero, mag-create na lang ako siguro ng separate na video para i-discuss natin to. Kasi, medyo mahaba-haba rin to, no? So, mas maganda separate na video para sa kanya, para rin malinaw. So, balikan natin. Balik tayo dun sa messaging apps. So, pag makikita nyo, itong ad type natin, click to message. So, dalawa siya, no? So, huwag kayong ma-confuse dyan. So, ibig sabihin lang yan is kumukuha kayo ng bagong mga prospects o bagong mga customers. Pagka sponsored kasi, ito yung, kumbaga, nag-engage na sa, o nag-message na dun sa Facebook page mo, no? Yan yung iraran mo. So, in this example, dito tayo sa default, sa click to message. And then, scroll down tayo. Diyan mo pipiliin yung Facebook page mo. So, yan, sa akin marami akong minamanage sa Facebook page. Yung messaging apps, gusto mo ba na isama si Instagram o even si WhatsApp? So, pwede mo siyang piliin dito, no? Kung ang mga customers mo is tumatambay din sa Instagram, di okay din siyang i-try. So, diyan mo siya pipiliin. And then, as we scroll down below, meron ka pang mga ganyan, no? Bid control. I suggest, leave mo lang to na blank, no? Kasi medyo pang-advanced na yan, no? So, like 90-95% of the time, leave mo lang yan na blank. Sa daily budget naman, ayan, diyan mo isiset yung daily budget mo, no? Ang minimum sa Pilipinas, I think, 50 pesos. Ayan, sa akin pala, hindi na pwede. So, $1 at least. Yun yata yung target niya, no? So, ayan, diyan mo isiset, no? Ba, 100 per day. Yung start date, diyan mo, dito ilalagay. Kung gusto ko mag-start bukas, Valentine's Day, diyan ko yan isiset. Okay, gusto ko siya mag-start ng, let's say, 8 a.m. Yan. And then, optional, kung gusto mo lagyan ng end date, no? Halimbawa, pang Valentine's lang yung, ano mo, yung ads mo. Yan, so set natin February 14 ng 12 a.m. Of ad sets using a daily budget o at least 24 hours daw. So, kailangan to isa 8 a.m. ng February 15. Ayan. Ayan, nawala na. Ginawa kong 8:30. Okay, so, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung sa audience mo, no? Hindi ka na dito mangangalikot. Pipiliin mo na lang yung sinave mo na audience dito. Yan. Ano yung kanina? Engineers and ballers. So, yan. Piliin natin yan. Okay. So, okay na yung audience natin. Since ginawa na natin siya kanina, di ba? So, hindi. Punta tayo dito sa placement. Yan. Yung dalawa. Advantage placement tsaka manual placement. So, ito. Nag-improve to ng malaki, no? Hindi kagaya dati. Dati kasi mas maganda talaga si manual placement. So, ngayon may mga instances na talaga mas maganda yung result na nakukuha dito. Kasi mas nag-improve na yung AI o yung machine learning ni Facebook. No? Pero kung gusto mo na manual placement lang, halimbawa sa feed ka lang, sa news, hindi sa news feed, sa Facebook feed mo lang gustong lumabas yung ad mo, pwede mo siyang iset dito, no? Ng isa-isa. Okay, so yan. Halimbawa, Facebook lang. Okay. Tanggalin ko rin si Messenger tsaka si Instagram.
gusto ko lang talaga sa feed, okay, pwede ko rin tanggalin si marketplace. So, doon lang talaga siya lalabas, no? Sa stories, tanggalin ko rin. So, pwede yan. Pwede mong iset na ganyan, no? Dati, mas okay yung result na sa feed lang ni Facebook. Lalo dito sa Messenger. Ayun, pwede rin case-to-case basis. Depende dun sa niche o dun sa business, dun sa product, no? So, ang mai-recommend ko sa'yo is split test mo yan. Gumawa ka ng naka-advantage placement at yung isa naka-manual placement. At kung sino yung mas okay na result para sa'yo, yun ang taasan mo yung budget at patayin mo yung pangit yung result. Okay, so dito, piliin natin yung advantage placement. And then, i-next na natin. So pagka-click mo ng next, andyan na tayo, napunta na tayo dun sa ad level niya. So dito, palitan mo yung pangalan, yung ad name. Sa ad set chat, hindi pa tayo nakapagpalit ng pangalan, no? So ang usual na nilalagay ko dito is yung target audience. Okay, kapangalan halos ng target na audience mo. Which is atin, ito. Again, para hindi ka malito, pagka marami na yung ad set, tsaka yung ads mo, madali mo siyang mamonitor. Okay? So, limbawa, yan yung ad set. Next natin. Dito sa ad level, ganun din yung ginagawa ko. And then, ad one. Limbawa, image ad number one. Ganyan. Para madali lang mamonitor, no? So, ayan. May mga choices ka dito kung single image ba o video ba o kaya carousel ba na ad. So, baka magtanong kayo, ano ba yung mas okay na simulan? I-test mo lahat. O, pinaka-okay, syempre, si video sa lahat, lalo na kung UGC yung video mo. So, pero okay din na kung may budget ka, pagsabay-sabay mo to. At least itong dalawa muna, single image tsaka yung video. Pero kung isa lang yung para sa pang isa lang yung budget mo, gawa ka na lang ng video. Mas maganda yung video, no? Again, in most cases, okay, mas maganda si video ad. So, scroll down tayo dun sa ad creative. Pwede kang mag-create ng video from scratch, pero pinaka-okay kung nakagawa na yung video mo bago ka pa pumasok dito at mag-setup ng ad mo. So, dito mo siya pipiliin, okay? Kung image dito, kung video ito, click mo lang yung add video at pwede ka mag-upload dyan. Okay, pagka-upload mo, yan, dito mo siya pipiliin. So, halimbawa, ito, just for this tutorial sa example. Okay, so wala tayong enhancement na gagawin. So, as is lang and then, kiklik ko yung done. Okay, so, well, depende na rin pala yun, no, dun sa iyong ad placements. So pagka yung may specific ka na ad placements like sa newsfeed lang, yung mismong creative mo, naka-design siya para dun sa sakto sa newsfeed din, yun, huwag ka nang mag-enhance. So, dito kasi marami tayong, automatic yung ating pinili, di ba? Ito, pakita ko. Yung ating placement, ad placement. Ayan, naka-advantage placements tayo, no? So, kahit sa ang lugar ni Facebook, kasi iba-iba, di ba? May newsfeed, meron sa Messenger, meron sa Marketplace, meron sa in articles. So, kahit saan niya ilalagay yung ad mo doon at kung saan yung pinaka-okay na resulta, saan ka mas nakakakuha ng mas maraming messages, yun yung bubugbugin niya, basically, no? Gamit yung AI niya. Pero, syempre, it would only help the campaign kung tama yung ad mo para doon, no? Pakita ko, no? Pag inedit kasi natin 'yan, merong iba-iba, no? Ayun, merong yung original na dimensions ng ad. Pag one by one ba? Ayun, sakto ba 'yan? So pwede mo siyang i-edit dito, no? Ayun, so pwede mong igalaw 'yan. Pwede mo tong ito, pinakamalaki na siya para pasok pa rin sa frame. Oh. Pag ganito ba, 4x5 na 4x5 na frame, ganyan yung itsura niya. Pwede mo rin liitan kung gusto mo.
Kung 9 by 16 naman, yan yung magiging itsura niya. Okay? So kung gagamit ka ng automated placement, make sure na yan, sakto yung video ad mo. Kung i-crop mo man, papasok pa rin yung pinaka-importante na detalye. Okay. Ito kasi niran ko to dati pa. Ang ginamit ko dyan is manual placement sa newsfeed ko lang niran. Okay, so hindi ko siya na-optimize para dito sa automatic placements. So, okay. And then, after that, scroll down tayo para maayos mo yung copy mo. Okay, marami na ngayong AI copywriters. Andan yung si ChatGPT, no? So, might as well use those, no? Ako, ang gamit ko is si PepperType o kaya si Closer's Copy. So, pakita ko na, no? So, dito sa PepperType account ko, type ko lang dito, Facebook Ads. Ayan, tapos type natin na about saan ba. Halimbawa, nagbebenta ako ng bahay, no? For your family and yourself. Homes located at Tanay Rizal. Ayan, for example, and then let's create the content. Ayan, so mag-auto-generate siya ng mga captions na pwede mong gamitin. Ito yung pinaka-gusto ko so far. Choose to live in a home that provides you and your family the ultimate sanctuary and peace of mind. So, okay yan. Thumbs up natin yan. And then, gamitin natin. Okay? Yes, makakatulong kung may mga emojis ka. So, pwede rin natin lagyan ng emojis, okay? Ito. Lagyan natin. Lagyan natin ng yan. Yung headline, chat with us, o send message, pwede mo rin gamitin. Sa call to action, okay din yung send message. Okay? Pwede rin learn more, pwede rin get quote, lalo kung about sa real estate, okay din yung get quote o learn more. Yan, to sa message template, guys. Ito may basic na parang chatbot si Facebook na ino-offer, no? Yan, pwede mo siyang i-edit. So, yan, how can we help you? Question number 2, yan. Ito yung default niya, no? So, feel free to modify this according to your needs. So, okay din kung may chatbot, no? Mas marami kang pwedeng itanong at mas marami kang options na pwedeng ilagay doon pagka chatbot. Kaya kung lead ad naman, yung ginamit mo, yun nga, doon mo pwedeng ilagay yung mga qualifying questions, no? Pero mas comprehensive pa rin actually yung chatbot kesa doon sa lead ads nila. So, for example, okay, so since nasa real estate na tayo, para ma-qualify mo yung lead, itatanong mo yung budget nila. Okay? So, ang qualified sa'yo is halimbawa, 5 million ang budget pataas. So, lahat ng sasagot ng ang budget nila is below 5 million. Hindi nyo na pag-aaksayan ng oras yun, no? Kasi, una-una, ang binibenta nyo is properties na 5 million pataas. Kung ang budget na pinili niya ay 3 million lang, edi tanggal ka agad, diba? Disqualified siya agad. Another example is kung ang binebenta niya bahay o condo at gusto mong malaman kung bibili na ba kagad siya. So, pwede mo itanong yon. Kailan mo gustong o kailan mo balak bumili? As soon as possible,
3 months from now, 6 months from now, a year from now, 2 years from now, or just looking around. Pwede mo na itanong yun, no? Para alam mo kung paano at kailan mo sila ipa-follow up. Okay, so napaka-importante rin, no? So, kasi napansin ko rin yan, no? By the way, nag-run din ako ng ads para sa real estate. Actually, nag-ahente ako nung kasagsaga nung pandemic. Tinry ko lang. So, nakabenta ako within just a few months ng mga 30 million worth of properties. So, actually, hindi nga ako nag-close. Pamartel ako sa ahente, sila yung nag-close. Okay, ginagawa ko lang is nag-generate ako ng leads. And before that, nang re-entry ako, may mga naging clients ako sa real estate, no, na maganda rin yung mga kinita. And yan, yung mga tinuturo ko, very applicable doon. No? Kasi ang mangyayari, pagka wala kang ganun na qualifying questions, nag-message sila, magpa-follow up na, nagsasayang ka lang ng oras. Yung pala, just looking around lang sila. Pero pag tinanong mo na kagad yun, halimbawa, nilagay niya, 6 months from now. Di, bago umabot yung 6 months, pwede mo na siyang bigyan ng follow-up sequence. Okay? Kung immediately o ASAP, di mas maganda. Diba? Di mo na siya kailangang i-follow up after a year. Okay? Kung after 2 years pa o after 1 year, di after 1 year ka magpa-follow up. Diba? O kumustay mo siya, kung nakabili na ba siya ng property. So, ganun lang guys mag-qualify, no? So, medyo humaba ako dun sa discussion na yun, no? Kasi crucial din kasi yun, lalo na pag lead generation, no? Applicable yan, hindi lang sa real estate, pati sa ibang mga industry, sa ibang mga verticals, no? So, bear that in mind. Para siyang yung quiz funnel, no? Meron akong topic about quiz funnel dito, no? So, kina-qualify mo rin yung leads, no? So, yun lang yung difference niya dun sa lead ad. Eto, ganun, kung may chatbot ka, yes, pwede mo nang itanong yung mga qualifying questions na yun, no? Pero ito, yung pinaprovide niya, basic lang. Lalo kung wala kang chatbot, this could be useful sa'yo. So, ganyan yung itsura niya. Okay? So, pwede mo yung isave as a template dito. Okay? So, and then, pag save and finish mo, yan. And then, pwede mo na siyang i-publish. Okay? So, pag may chatbot ka, dito yan guys. Dito yan sineset-up. Okay, o kaya ito, pag may JSON na code ka na pinoprovide nung chatbot mo. Okay, si ManyChat meron yan. Okay, pag okay na, yun na yun guys. Pwede mo na siya kagad i-publish. Hindi mo na kailangan dito nung Facebook pixel kasi wala ka namang ginagamit ng website, no? Okay, hindi ko na i-hit na publish, okay guys, kasi hindi ko naman gagamitin to. Pero ang mangyayari, pagka pinublish mo siya, mag-undergo siya ng review. So, yun yung automated review ni Facebook. So, tinitignan kung meron bang mga words na ginamit na nakakalabag sa policy o dun sa mismong ad creative mo, meron bang lumabag dun sa kanilang policy and so on and so forth. Okay, pagka wala ka na ilabag, ayun, papasa na siya and then mag-run na siya. Which brings me to yung last point at very important point, no, na bago kayo mag-run ng Facebook ads, make sure na basahin nyo yung Facebook advertising policies kasi maraming nadadali dyan. Lalo pagka ilang beses mo na nagagawa, hindi lang suspend yung mangyayari sa account mo, mababan pa yan. Okay, nangyari na sa akin yan matagal na, mga 7 years ago. No, so I learned it the hard way, kaya hopefully ikaw hindi mangyari sa iya, no? Kasi hassle din, no? Pagka naban yung account mo, wala, talaga hindi mo na siya mababalik. Yung account ko na yun, hindi ko na nagagamit hanggang yun. So, ang ginagamit ko, ito, separate to na personal account, dun siya nakakonek. And never na to na naban. O, kasi, alam ko na eh, I learned my lessons, no? And even hanggang ngayon, before ako mag-run ng Facebook ads, nire-review ko pa rin yung mga Facebook ad policies kasi lagi sila nagkakaroon ng mga changes. Constant yung change ito kay Facebook ads, so dapat ganun ka rin, no? Lalo na kung balak mong maging media buyer o freelancer, di ba? So, very important yan. So, ayun lang guys, ganun mag-setup ng Facebook ads.
step by step. So sana nakatulong tong video na to sa inyo at good luck sa negosyo at sa iyong freelancing career, no? And see you on the next video. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.